Previously on Bicolanong Lakwatsero's Iloilo vlog. Ito po makikita natin ang isang social worker sa fieldwork habang siya'y bumibisita sa isang coastal na barangay sa Iloilo kung saan napulot niya ang kanyang dalawang ampon. What is up pala boys and girls? Nagbabalik tayong muli para sa third part ng ating exploration of the country's very heart. Matapos nating i-explore ang city at sulitin ang tropical vibes ng Carles, silipin naman natin ang iba pang parte ng countrysides ng Iloilo. Kaya naman para sa aming last full day sa aking 39th province sa aking Project 82, isang heavenly trip ang handog ko sa inyo. You heard that right! Dadalhin ko kayo sa langit. Kaya sana kumpleto pa ang mga ligtas points ninyo dahil sa vlog na ito, papasukin natin ang gates of heaven as we visit Garin Farm in San Joaquin, Iloilo. Tour in Iloilo, and we're just getting ready. Hinihintay namin yung tawag ng aming driver for today's video. Ang ruta namin today ay papuntang Miag-ao Church at Garin Farm. So pagkatapos niyan, babalik kami dito sa city para i-explore ang ILOMOCA sa aming last full day in the City of Love. So ayan, yung kapatid ko ay busy magpunas ng kanyang legs dahil napagkamayan po niyang lotion, ang shampoo and conditioner ng Human Nature. Not a sponsored post, pero big hand naman. Cheng! Okay, see you later. Matapos ang 1.5 hour trip mula sa syudad, narating din namin ang Garin Farm. Siyempre, bago pumasok, kailangan munang magbayad ng entrance fee at magrehistro sa kanilang guest logbook. Okay, nandito na tayo ngayon sa Garin Farm. So yun, meron lang ditong entrance na 150 pesos per head. 120 pesos daw pala ang binayaran ng nanay ko para sa entrance fee. Tapos meron siyang mahabang walkway na may mga plants at flowers sa taas mo. Pero kung ayaw niyong maglakad, meron din naman silang golf cart na pinapaupahan for 60 pesos mula dun sa entrance papunta dito sa kanilang pavilion. Ayan, medyo umuulan dito sa Garin Farm. So habang nagpapatila kami, nag-decide kaming kumain na lang muna. Ngayon lang kami inulan sa buong stay namin. So sana mapagbigyan pa rin tayo. Kain muna kami. Nung finally ay tumila na ang ulan, nag-decide kaming akyatin na ang langit ng Garin. At dahil kakakain lang namin, pinili na naming mag-hire ng golf cart packet at pababa para iwas appendicitis. Okay, so nandito na nga tayo ngayon sa entrance ng kanilang dark meditation tunnel at ito yung magli-lead sa atin dun sa mukhang heavenly na scene dito sa Garin Farm. So yan, papasukin natin to at titingnan natin kung anong makikita natin sa loob. Parang thank you Lord kasi pinagbigyan niyo kami ng araw pag akyat na ako. Sobrang ganda. Sobrang sarap sana na magstay lang sa malalangit na lugar na ito. Pero katulad ng sinasabi ng mga signage, hindi pa ito ang oras namin. Kaya naman, baba muna ulit tayo sa lupa. I mean, sa pavilion. Nakakakilabot, medyo nakaka-emotional din yung pakiramdam. Kasi dadaan ka muna sa isang sobrang dark na tunnel, tapos paglabas mo, everything is white, everything is heavenly tingnan, no? So, sobrang ganda ng experience talaga. Parang nakaka-soft siya. So, ayun, narito ulit kami sa golf cart. Babalik na kami sa baba to take some more pictures of the other things down there. Tapos, freshen up siguro. And then, larga na kami papuntang Miag-ao Church. At matapos ulitin ang heavenly feel sa Garin, ipon muna ulit tayo ng ligtas point sa pagbisita sa isa pang tanyag na simbahan sa Iloilo, ang Miag-ao Church. Itinayo ang Miag-ao Church noong 1786.
It features a unique Baroque design that carries elements from Filipino and Chinese motifs na nakakarb sa fasad mismo ng simbahan. Ang manilaw-nilaw naman itong kulay ay dala ng pinaghalong diniklik na corals na hinaluan ng egg whites na siyang ginamit para mas patibayin ang concrete walls ng simbahang ito. Amazing, right? Dahil dito, naging tanyag na sadyain na rin ng mga turista ang simbahang ito. On our way back to Iloilo, nakapag-sidetrip rin kami sa iba pang mga simbahan at bayan. Matapos ang mga ito, rekta na kami sa Iloilo Museum of Contemporary Arts, also known as ILOMOCA, for our personal dose of art and culture. Hindi allowed kumuha ng video sa loob ng museum, kaya heto ang mga larawang nakunan namin. We are almost done with our Iloilo trip. As I've mentioned earlier, ito na yung last touring day namin for our entire stay in Iloilo. And after namin mag-ikot-ikot at nakakita ng mga magagandang art para busugin ang aming mga kaluluwa at artistic na pagkatao, bubusugin naman namin ang aming mga siyan dito sa Breakthrough para kumain. Tour tayo around at tingnan natin kung ano mga offerings nila dito sa Breakthrough. Hinati ko sa tatlong bahagi ang vlog na ito dahil deserve ng Iloilo na maikwento ng husto ang kanyang mga regalo. At dito sa final stretch ng aming adventure, higit kong na-realize kung bakit kamahal-mahal ang probinsyang nasa puso ng Pilipinas. Isang glorious shower of Christianity, culture and cuisine ang huling araw namin, and it was just the perfect combination of things to cap off our visit. Busog ang tiyan, busog ang puso, busog ang kaluluwa. Sinong mag-aakala na sa isang probinsya ay mabibigyan ka ng chance na sulyapan ang kasaysayan, sulitin ang ganda ng kalikasan, at silipin ang yaman ng ating kultura at sining. Lalo patuloy akong nananabik na tuklasin kung ano pa ang naghihintay ng mga sorpresa sa mga probinsyang hindi pa nararating ng aking mga paa. Kaya huwag kayong mawawala sa susunod nating lakwatsa. Dadalhin ko kayo sa 40th and 41st province sa aking Project 82 checklist at sabay-sabay ulit tayong mamangha sa ganda ng Pinas na talaga namang world class.